Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam! So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo kahit mainit. Charot! So, siyempre, nandirito kami sa Pattaya with Jude. So, yon. So, kasi... Hi guys! Hello! Kamusta? I'm back! Ayan. Thank you, Mama Sam, for guesting me again. Oo, syempre. Siya kasi yung kasama ko ngayon sa Miss Grand Swimsuit Competition. So, grabe ang dinanas namin doon sa eksena namin kagabi. Actually, guys, meron tayong invitation talaga sa Miss Grand International para doon sa kanilang activity dito sa Pattaya. Kaya lang kasi hindi ako available, so... Sabi ko sa kanila, susunod na lang ako. Alam nyo na yung Mama Sam ninyo. Maraming ganap. Tapos, yon kagabi lang kami dumating. So, medyo nahirapan kami ni Jude kasi traffic. Tapos, antagal nung, ng van. Sobra. Pagkatapos, contact ng contact sa akin yung organization, sabi nga kung nasan na daw ako. Kasi, sana ihanap nila ako ng room kung saan dapat tayo mag-stay. Pero sabi ko wag na lang para hindi na makaabala kasi alam ko naman busy din sila. So looking na lang ako doon sa room na na akin accommodate ko talaga. At eto nga kasama ko si Jude. Yes. At swerte ko naman kasi may kasama ako. Syempre dapat lagi tayong may kasama para masaya. Charot. Thank you for inviting me, Mama Sam. Oo naman. You're welcome. Ang ganda na experience, guys. Oo, oh, so goodness. Yun, speaking of experience, kamusta ang experience mo sa pageant ngayon ng Miss Grand International at anong masasabi mo behind the scene ng mga nasaksihan mo? Well, sa experience, oh my gosh, I'm so grateful kay Mama Sam. Kasi nga, first time kong maka-witness talaga ng yung live show, especially Miss Grand, ha? First time ko talaga, guys, nakita ang mga candidates, pati yung organization, everything, very amazing at the same time. Actually, nakita na natin yung mga candidates noong press con. Oo, pero yung talaga ba, yung hindi sila balot na balot. Diba, swimsuit competition to, diba? Behind the scene. Yung talagang nakapasok ka talaga doon sa makeup area nila. Tapos yung talagang nakausap mo sila, nalapitan mo sila, nahawakan mo sila, yung mga ganon. So, madaling salita, siguro yung na-experience mo kanina, yung allowed ka na makita talaga sila mismo. Oo. Tsaka parang, feeling ko talaga, part na talaga ako ng media kasi nga may access ako to say hi with the girls, interview with them, take photos and everything. Parang easy access na lang at saka reachable sila masyado, guys. Diba? Saka ang pinaka na maganda dito kanina, syempre, yung nakakain ka. Nang libre. Actually, kumain na kami sa hotel kasi may breakfast kami. So, binusog na namin yung sarili namin. Of course. Pero, ang pinaka nakakaloka, yung talagang nalokang-loka ka. Pagdating namin, guys, sa cruise ship. Meron na naman. So, may pakain sila. Sana hindi na tayo kumain sa hotel. Ay, hindi naman. Sayang yung lechok lang doon. Sayang yung ating doon. Bayad doon. May bayad yun. So, yun. Kaya lang ako, naglugaw pa rin ako. Kasi, saka yung tea na mainit. Kasi parang, busog ako True. Busog na busog ako. Saka guys, amaze talaga ako kasi may pakain sila sa media. Buffet, oh my buffet, God. Buffet pa talaga, guys. Hindi yung yung chipa-chipa lang na pagkain. Yung ala-carte In fairness. Tapos ayun, yung pagdating namin, at ang bongga nung yung swimsuit kasi sa boat, di ba? So, syempre sumakay pa tayo ng Roro. Oo. So, yun. So, papunta sa loob. Tapos, pagdating doon sa loob, ayun nga. So, napakabait syempre ng organization dahil sinundo niya pa tayo at hinintay pa ng bonggang-bongga. So, salamat naman. Ayan naman ay talagang laging Kaya sabi ko, nahihiya talaga ako sa Miss Grand kapag dinitira ko sila. Kasi, di ba, parang it's your allowed ka pumasok sa bahay nila tapos aaway mo sila. Very accommodating sila sa mga press. As in, believe talaga ako sa Miss Grind. Tapos yun, nakita ko si Mr. Nawad kanina. Picture kami dalawa. So, of course. Yun. So yun, sabi niya, you're welcome, sabi niya sa akin. Tapos, ayun si Madam Teresa. Tapos, ayun nga, yung mga candidates, nagpe-prepared sila. So, 4 o'clock pala na madaling araw, gising na sila. So, nakakwentuhan natin si CJ kanina. Sabi niya nga, 3:30? So, yun. So, nag-ayos na sila. Tapos, nag-practice sila dyan ng kanilang pasarela doon sa kung saan yung
So, medyo mahirap, no, maging candidate. Ano masasabi mo? Ikaw ba gusto mo ba bang maging candidate? Based experience mo, Mama Sam, my God, ang hirap pala. Gising ng maaga. Dapat lakado. Dapat ready, mentally prepared, tsaka physically prepared ka dapat. Hindi basta-basta, guys. Oh. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga beauty queens natin. Paano ka nabago yung pananaw mo sa nakita mo ngayon? Kasi syempre, di ba, dati nanonood ka lang naman, tapos ang dali mo lang mahusgahan yung mga, true, yung mga candidates, yung mga ano, madali lang yan. Pero ngayon, yung nakita mo ngayon, ano yung nasa isip mo na nagpababago sa'yo yung, na parang ano? Sabi mo kasi sa akin kanina, dami ko natutunan sa'yo, Mama Sam. Yung one of the realization ko, guys, na it's not easy to be a beauty queen kasi nga, you have to sacrifice your time, you have to sacrifice everything, no? Kailangan mo talaga, you have to be strict with your yung sa time schedule. At the same time, you have to take good care of your health kasi yung health talaga yung problema dito. Pag ligay yung health mo, you cannot perform well, right? At the same time, dapat prepared ka, no? To join the competition, hindi basta-basta. Financially prepared ka dapat, lahat ng gamit kompleto. At the same time, prepared ka sa sarili mo, di ba? Para maganda yung performance mo. Okay. So, hindi basta-basta, mahirap pala. So, I changed my mind. Ayoko na maging beauty queen. Ay, tarot. So, yun, speaking of experience, so, sabi mo nga, ano, dapat palaban yung candidates, prepare yung candidates. Okay. So, kanina yung nakita mo yung mga candidates, sino yung kanino ka na-amaze talaga at sino yung mga kandidata na nakita mo na talaga parang remarkable sa'yo at oh my gosh, performance, level, everything, sa lahat ng aspeto, beauty, body, and ano, performance. Okay. When it comes to beauty, body, and performance, Miss Peru talaga ako, guys. Oh my goodness. Very striking. Uh-oh. Ang galing mag-perform. At the same time, flawless. Oh my gosh. She come prepared talaga, guys. 100%. Body shape. Pati yung ano, perfect shape siya, matangkad. Ang galing mag-perform. Tsaka, pati yung facial expression niya, bigay na bigay. Nakakaan siya. Amazing talaga yung performance niya, guys. Nakaka-goosebumps. Saka yung pasabog. As in. Yung flower. Mesmerizing yung kanyang pasarela. Oh my God. Hindi ko talaga makalimutan yung ginawa niya kanina. Actually, kasi yung position mo nandito pa sa harap ni Mr. Nawat, di ba? Yung position ko naman, nandoon ako sa media talaga, yung center. So, sasama doon, inip doon. Pero yung naglalakad itong si Pero, talagang my gosh. Kitang-kita ko yung body shape, yung legs, very strong. Lahat ang strong ng mga arms niya. And yung posing niya, consistent. Grabe. Yeah. Ano talaga, engaging talaga siya. True. Ang dami niyang fans. Very tsaka, powerful. Powerful, yes. I agree with that. Kasi tsaka, nakakonvince na talaga yung mga fans ba na, oh my gosh, look at me. I am the queen. Talagang pinatunayan niya dito. Pinatunayan niya talaga. She is a reina Hispano-Americana queen. Top caliber talaga so, siya. So, hindi ko diyan na ako magtataka kung bakit siya nanalo doon. Okay, next, sino pa? Bukod sa kanya. So, aside kay Miss Peru, okay, may kasama din dyan si ano. Of course, si Venezuela. My God, ang tangkat. Tsaka napaka-striking din yung kanyang mukha. And then, sino pa ba? Brazil, of course, mga Latina. And mixed Paraguay. My gosh. Perfect ang beauty, guys. Barbie. Oh my goodness. Nakaka-freshen mo, sobra. Yung pag malapitan mo talaga siya ba? My God, na-amaze ka talaga sa mukha niya. Oh my God, Barbie ba to? Ano ba to? Totoo ba to? Totoo, talaga, legit talaga, guys. Flawless, walang makitang ano, any marks and everything. Flawless talaga siya. Okay. Miss Paraguay. Bukod kay Paraguay, sino pa? Well, of course, sa performance si CJ. Hindi papatalo dyan si Miss Philippines. Biased akong bias, pero kasi magkasunod si Philippines sa and Peru. Peru. So, anong ma-explain mo doon? Ano analysis mo sa kanila? Well, of course, nauna si Peru, di ba? We all know Peru talaga is performer. So kailangan tapatan talaga ni CJ si Miss Peru para hindi siya ma-overshadow. Pero at that time lumabas si CJ, hindi siya nagpakabog kay Miss Peru. Nag-perform ang lola niyo. Maganda din yung performance ni CJ. Saka ano, grabe, yes. Ano ako, tulala ako sa kanya din. Of hindi course. Ko alam kung nakuha na ko ng video kasi ako ganoon ako tapos parang
pinapanood ko talaga yung bawat details ng ginagawa True. Niya. In fairness kay CJ, yun lumabas siya, lakas makalit. Kasi si, ang si CJ kasi, hindi namin nakita nung pag-akyat namin doon True. Sa board. Ang mga nakita natin sila, United Kingdom, yung marami, ang daming magaganda eh. Yung sa simula, ang daming maganda, nakakaloka. Pero nung nagpa-perform na, nagulat tayo kasi talaga ang lakas makalatina ni CJ in fairness. True. Tsaka, very spontaneous siya. Hindi siya yung calculated yung mga galawan. Very natural. Hindi calculated yung kanyang galawan, guys. Tingin mo, ano ang dapat, ano ang kulang at ano ang sobra? Kay CJ? Kulang, yung kulang muna tayo. More on sa facial expression. So, kailangan muna talagang with all the smile talaga. Kasi yun ang gusto nila eh. Smile ka sa camera, smile ka sa audience. Kasi minsan kasi fierce masyado si CJ sa camera. Pero may times din naman na nagsasmile siya sa mga audience. Dapat keep smiling. Oh, keep smiling talaga. Spontaneous. Dapat, ganun. Well, pasarela-wise, no question about it. Magaling siya. Okay? Performer siya. Walang question dyan. Tsaka, wag lang siya mag-overthink. No? Kasi pag, yun kasi yung ano, problema ng mga pageant queens natin na overthinker sila at the same time para yung galawan nila hindi na natural. Pero sabi naman ni CJ kanina, ang iniisip niya daw kasi kung ano daw yung susunod niyang gagawin. Okay. So yun. True. Ayun lang yung sinabi niya. Kung ano yung susunod niyang gagawin. Pero sabi naman niya, okay naman daw. Feeling naman daw niya, nabigay naman daw niya of lahat. Of course. Oh, naman. Nabigay. Naman. Nilaban niya ang Pilipinas, guys. Magaling-magaling naman. Nilaban magaling niya talaga. Si CJ. Nakaka-amaze si Peru, pero natakot ako kasi parang yung paandar lang ni Peru talaga. Of course. Ang sumapaw. Pero tulad nga ng sabi ko kay CJ kanina, syempre alam ni Peru na magaling ka and then uunahan ka niya na sa paandar. So True. Dapat, para matabunan ka. Strategy game nila yun. Of course. So yun. So dapat ano, makaisip din siya talaga ng paandar niya. True. Yun. Ako naman ay na-expect ko kanina kay CJ mag-aano siya yung mag-extension ng hair. Oh, okay. Oo, yun yung ina-expect ko. Kasi syempre swimsuit tapos parang basabog kasi lugay pero ano, pero kung naka-pony siya, parang feeling ko mas lalabas pa yung ka-sexy na niya. Sexy na siya kanina, ang ganda nung dating, pero kung pinoni niya yun, parang saka may emphasize yung jawline niya, diba? Everything, kasi ang liit ng mukha. Ang liit ng mukha ni CJ, guys, yeah. Legit. Oo, liit. Liit. Diyos ko, yung kausap ko, parang ganun lang ng kamay ko, yung mukha niya. True. Oo. Anyway, ang maganda kay CJ, talagang ano din, yung energy level hindi nagbabago. True. May sakit nga siya, diba? Yes, sinabi niya. Consistent siya, guys, when it comes to performance. Performance. So, yun. And then, bukod doon kay Philippines, kanino pa? Sino pa ba? Oh, nag-perform din si Miss Indonesia. Aminin niyo, guys. Pero yung kay Indonesia kasi parang very rehearsed, no? Alam niya yung galawan niya, anong gagawin niya. Kasi nga, parang rehearsed talaga yung ginawa niya. May mga choreography talaga siya na parang na-memorize na niya. Oo. Eh, kanino ka naman nahihinaan? Nahihinaan ako? Sino ba? Ay, kailangan mong sabihin. Oo. Miss Korea, mahina siya. Oo, no? Yung mga Korean girl. Korean, no? Taiwan, China. Kawawa sila. Ang ganda pa naman. Ang flawless, pero ang hina nila when it comes to pasarela. Sorry, guys. Kahit yung mga ibang mga taga-country din, katulad din ng mga European, medyo mahina din yung pasarela nila. True. So, yun. So, bukod doon sa experience mo today, ang pinakamaganda pa yung pauwi na tayo. Ay, oo. May nangmit kami ng Iraqi. Oh my gosh. Hindi pa yun. Ay, hindi pala. Sorry. Yung nasa ano boat, yung kasama natin, yung mga kandidata. Ay, akala ko yung ano nangmit natin kanina. Ang ganda ni Paraguay. Oo. Ay, si Miss Paraguay. Kamukha niya si Kylie Jenner. Oh my goodness. Ang ganda-ganda niya. Nililoko ko nga sabi ko. Barbie? Paano maging siya? Saka, we asked her, what's your beauty secret? Oh my God. Tulog at dasal lang, guys. Oo. Tapos syempre, ano, ang kasama ko, ang katabi ko si Panama. Oo. Kamukha ni Tyra Banks. Oo. Si Panama, kamusta sa yung performance? Ay, magaling si Miss Panama, pero nga, Mama Sam, pitit siya. Hindi siya nag-stand out. Sorry, ha. Kasi nga, yun nga, pitit siya. At the same time, maganda yung mukha niya, actually. Pretty.
kulang lang talaga sa height si Miss Panama. Uh-huh. Pero performer din siya actually. Ayun. Well, Latina, alam naman, Latina, performer. Uh-huh. Totoo naman, agree naman ako, diba? So, yun. So, bukod doon sa experience mo today, overall, anong natutunan mo? Natutunan ko talaga na we need to be kind to our candidates because it's not easy for them to perform, right? Especially pag walang support. Tsaka hindi basta-basta yung ginagawa nila, guys. That's the reason why we should not bash them. Sa so, Miss Grant, ano sa Miss Grant, natutunan ko, as in, nag-change talaga yung perception ko about Miss Grant. Akala ko bias sila. No, it's not. Cooking show. Cooking show, it's not. So they are giving the chance to the girls to prove themselves talaga, to perform well. Para malaman talaga kung sino yung karapat-dapat na Miss Grant. Mm-hmm. And hands-on si Mr. Nawat. Hands-on talaga si Mr. Nawat. At the same time, everybody is given the opportunity and the chance to get the crown. Ang maganda dito sa mga girls, ano, yung experience nila. Of course, yes. Yung privilege na makukuha nila dito sa Miss Grant. Totoo. So yon. So guys, sana nagustuhan ninyo at chikahan namin ni Jude. Maraming salamat kayo guys, ano guys, ang mako-comment ninyo at ano madadagdag ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin. So please comment below para at least makita ko, malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa pinag-uusapan namin. Maraming salamat sa iyo, Jude. Masarap na experience din yung makasama kita ngayong araw na to. Si Jude kasi ang huling kita ko pa dito Sungkran. Tapos nagkita kami uli nung pageant. And press then, call. Ayan na. So, sobrang happy lang ako kasi at least nasa side ko siya at nakasama ko siya, matulog, everything. Yeah. So, yun. So, napaka-cool na tao. Thank you so much, Mama Sam, for inviting me. I learned a lot from Mama Sam. Oy. Ang galing-galing ni Mama Sam, guys. Oy, legit. Grabe naman. Totoo. So, yun. So, maraming salamat, guys. Kapon ka. Maraming salamat Thank sa iyo, Jude. Mama. And then, of course, sa lahat ng mga sumusubaybay dito, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakakasubscribe, ano pang hinihintay niyo, subscribe na. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.